Bagamat hindi pa idinedeklara ng PAGASA ang pagpasok ng amihan season sa bansa, ramdam na ang mas paglamig pa ng panahon sa City of Pines. Dagdag pasakit ito para sa dialysis patient na si Nanay Maria Fe, lalo't nagkaubot sipon na siya. Ano na, kakatapos ko na nga, naggamot nga sa sipon, at saka, ano lang, sipon lang. Pero, yung sipon yan, may kasama na din yung ubo, paminsan-minsan. Kaya ang Barangay Santo Rosario sa Baguio City, handa nang ipamahagi ang mga kahon-kahong gamot para sa ubot sipon. Umiikot po sila dyan. So they are trying to monitor ages 10 years old and below. So yun yung mga children. And every Wednesday naman of the month, meron po kami ditong clinic day. So halos sa 80% naman ng aming constituents, they try to pumunta rito tuwing aming clinic day. Sa tala ng Department of Health Cordillera, pumalo na sa 12,569 ang nagkaroon ng influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon sa rehiyon. Tatlo na rito ang nasawi. Halos doble yan kumpara sa 6,405 sa kaparehong panahon noong 2023 at dalawa sa mga ito ang binawian ng buhay. So pabago-bago, minsan masyadong mainit, minsan masyadong malamig. So talagang prone talaga itong mga children natin. So sana yung mga parents din, no? Kung tuwing makikitaan nila ng ganun yung mga anak nila is pumunta na agad dito sa barangay or yet dun sa health center na may sakop nitong barangay. Sa tala ng DOST PAGASA Baguio Hypnotic Station, bumaba sa 16.4 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura na naitala ngayong buwan ng Nobyembre. Naglalaro naman sa 17.4 hanggang 17.6 degrees Celsius naman ang pinakamainit na temperatura sa lungsod. Payo pa rin ng Department of Health sa publiko ang pagsusuot ng makapal na damit bilang pananggalang sa malamig na panahon. Dapat ding palakasin ang resistensya ng katawan gaya ng pagkain na masusustansyang pagkain, pag-inom ng tubig, pag-inom ng bitamina, pag-ehersisyo at paghuhugas ng kamay. Mainam din raw na magpakonsulta kung sakaling makaramdam ng mga sintomas. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.